Kumusta? Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikula na batay sa tunay na kwento ng pinakabatang mandirigmang nakalaban sa ikalawang digmaang pandaigdig na tinatawag na Soldier Boy. Nag-umpisa ang pelikula sa Russia kung saan may pamilya na tatlong nakaupo malapit sa ilog. Nag-i-enjoy sa kanilang oras. Ang pinakabata sa kanila, si Sergey Alyushkov, ay nagyabang sa kanyang nakakatandang kapatid at ina na siya ay nasa tuktok ng puno. Nang biglang may mga eroplanong Aleman na dumaan. Hinihiling ng ina na magtago ang kanyang mga anak sa mga palumpong, ngunit sinabi ng 6 na taong gulang na hindi siya natatakot at sinubukan niyang tamaan ng tirador ang eroplano. Sa kabiguan ng lahat, nakatama siya at sumabog ang mga eroplano. Ngunit, nang tingnan niya sa paligid, wala na ang kanyang pamilya. Nagising si Sergey na takot mula sa kanyang panaginip at tinawag ang kanyang ina. Sa ngayon, may kumatok sa kanyang pinto. Iniisip niya ang kanyang ina na ang kumakatok kaya tumakbo siya papunta doon. Ngunit isang kapitbahay na babae ang pumasok na naguguluhan. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil nabuhay siya at nabigay ng balita na ang kanyang ina at kapatid ay patay na. Ang maliit na bata ay hindi makaintindi ng sinasabi ng babae at gusto niyang manatili sa bahay para hintayin ang kanyang ina. Sinabi ng babae sa kanya na sinakop na ng mga Aleman ang kanilang lugar at dapat siyang tumakbo. Biglang may mga sundalong lumapit sa kanilang bahay. Pinilit ng babae si Sergey na lumabas sa bintana pero siya ay binaril at namatay bago siya nakasama ni Sergey. Ang 6 na taong gulang na si Sergey ay mag-isa na ngayon. Walang pamilya at kaibigan. Habang tumatakbo si Sergey palayo sa bahay, nakakita siya ng kanyang buong komunidad na nasusunog. Sa kabila ng mga pangangailangan at takot, hindi nawawala ng pag-asa si Sergey. Tumatawag siya sa kanyang ina ngunit wala itong kasagutan kaya napatuloy na lang siya sa pagtakbo. Matapos tumakbo ng ilang sandali, napadpad siya sa gitna ng kagubatan. Sa gabi, tumuloy siya sa kagubatan at doon na rin siya natulog. Sa umaga, nakita natin siyang uminom ng tubig mula sa isang ilog nang biglang may mga kaaway na sundalo na lumapit sa kanyang daan. Alam ni Sergey na sila ay mapanganib kaya agad siyang nagtago sa mga ugat ng puno. Natakot siya nang may ahas na lumapit sa kanya. Ngunit, hindi siya nagsalita o tumakbo. Mas takot si Sergey sa mga sundalo kaysa sa ahas. Nagpakain ng mga sundalo sa tabi ng ilog at umalis na rin. Sa huling bahagi ng araw, ang munting bata ay pagod na. Hindi siya nakakain ng sapat sa loob ng 2 araw at walang tiyak na paroroonan sa kanyang paglalakbay. Nahulog siya dahil sa pagod subalit hindi tumitigil sa paglalakad. Nakakita siya ng mga bungang kahoy sa kanyang daan at kinain ng mga ito. Bigla na lamang may nangyaring pagsabog sa likod niya na kanyang narinig. Nalito siya at nakakita ng isang tao na lumalapit sa kanya. Kahit na mayroong pananakit, nanatiling matapang si Sergey at sinabi sa taong iyon na meron siyang baril at hindi siya takot. Patuloy siya sa paglalakad, subalit bigla siyang nag-collapse dahil sa kanyang kondisyon. Habang siya ay tulog, mayroong 2 sundalong lumapit sa kanya. Sa ibang eksena, sa base ng Russian Army ay naghihintay si Commander Kuznetsov sa kanyang mga patrol soldiers. Dumating ang mga ito kasama ang batang bata na may mga sugat at hindi makakalakad. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kasama nila, lumapit ang bata at nagpakilala. Tumawa ang mga sundalo na mag-shake hands ang bata at ang commander na nagmungkahi na magpakilala rin. Nakatutuwang tingnan ng batang bata kaya't sinamahan siya ng mga sundalo at pinainom ng tubig at pinakain. Kahit si Commander Kuznetsov ay nag-alaga sa bata. Si Nurse Katya ay nagbalot ng mga sugat ni Sergey na natuwa rin siya sa kanyang personalidad. Isang araw, may isang sundalo na lumapit sa commander upang hilingin na hayaan na lamang ang batang lalaki na manatili sa batalyon. Malapit na ang loob ng mga sundalo sa bata at itinuturing nilang parang kanilang sariling anak. Dahil sa kanyang presensya, nawawala ang bigat ng digmaan sa kanilang puso. Gayunman, hindi nagbabago ang desisyon ng commander na ipadala ang bata sa isang palaboy na tahanan upang ligtas ito. Kinabukasan, nagsimula ang pagsalakay ng kalaban at maraming sundalo ang nasugatan. Dumating ang isang sasakyan upang kunin si Sergey at dalhin sa palaboy na tahanan. Inihayag ng commander sa bata ang balita at nagbigay sa kanya ng isang kahoy na honoraryong baril bilang regalo. Sa kabaligtaran, niyakap siya ng bata at sinabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Naluha ang commander at nagbago ang kanyang isip. Humiling siya kay Sergey na manatili kasama ng mga sundalo bilang kanyang anak. Gabing iyon, naghahanap ng mga damit ng sundalo para sa bata ang mga sundalo. Masaya silang lahat na manatili si Sergey kasama nila.
Ginising niya si Sergi at ibinigay ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito at tumatakbo-takbo nila isang tunay na sundalo. Ang iba ay nagsimulang tawagin siya na kanilang munting sundalong batang lalaki. Habang tumatakbo ang bata, naglungsad ang mga aliman na atake sa batalyon. Agad na iniligtas ng mga sundalo si Sergi sa isang ligtas na lugar at lumaban laban sa kalaban. Ang bilang ng nasugatan na sundalo ay mabilis na dumami. Gusto ni Sergi na maging makabuluhan kaya't nagdala siya ng tubig para sa mga uhaw na sundalo. Hiniling sa kanya ng isa sa kanila na basahin ang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may nakabalot na bandila sa kanyang mga mata. Nais ng batang lalaki na makatulong ngunit hindi alam kung paano basahin. Kinuha niya ang liham at nagpanggap na nagsasabi ng mga nakasulat dito na nagsasabing ligtas pa rin ang baka ng sundalo sa kanilang tahanan. Nasabihin ng sundalo na wala siyang baka, pinagtiyak ito ng iba na magpatuloy sa kwento at nagtawanan. Binasa niya ang liham ng bawat isa sa parehong paraan at nagpasaya sa kanila. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Katya at ang commander na nag-uusap. Mukhang may mga pagkakagusto sila sa isa't isa. Ngunit, hindi nila inamin ang kanilang nararamdaman. Makalipas, sinabi ni Sergi sa commander na siya ay nasa posisyon ng orderly sa batalyon at napakilala bilang isa nito. Ngunit, nakita ng batang lalaki ang nasirang istasyon ng isa sa mga sundalo dahil sa atake. Tinuruan siya ng commander na magtanggal ng kanyang sombrero bilang pagbibigay pugay sa patay na sundalo. Kinabukasan, humiling siya sa commander na bigyan siya ng misyon at binigyan siya ng gawain na mag-distribute ng mga liham sa mga sundalo. Nakakumpleto siya ng kanyang mga gawain na mabilis at pati na rin ang pagpapasaya sa mga sundalo. Kinabukasan, lumayo si Sergi ng konti sa kampo na may dalang mga binoculars. Habang naglalaro siya dito, nakita niya ang naglalakad na binti ng isang tao mula sa loob ng isang kahoy. Nagmadali siyang bumalik sa kampo at ibinahagi ang kanyang nakita sa mga sundalo. Hindi agad naniniwala ang mga sundalo, ngunit sumama pa rin sila sa bata. Pagdating nila malapit sa kahoy, nakakita sila ng dalawang spies na aliman na nagtatago sa ilalim. Nahuli ang mga spies at binigyan ng papuri si Sergi dahil sa kanyang katalinuhan. Nang gabi, ipinakita ng komandante kay Sergi ang mga legal na dokumento para sa kanyang pag-aampon. Siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergi ang nararamdaman ng komandante para kay Katya. Kaya upang magpasalamat sa kanyang kabaitan, dinala niya ito upang magpakatotoo sa kanya. Pero nakita nila itong nakikipag-usap sa ibang lalaki at nagkamali sila sa interesado siya sa iba. Ang base ay atakihin muli ng mga aliman. Sa pagkakataong ito, tumulong si Sergi sa mga sundalo ng buong lakas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo, sa unang hanay, ngunit pinag-utos sa kanya ng mga sundalo roon na bumalik sa kubo dahil sa masyadong delikado sa labas. Pagdating niya sa kubo, nakita niya ang komandante at iba pang mga sundalo na nagpapanik dahil nawala na ng koneksyon ang telepono sa kolonel. Isang sundalo ang pinadala upang ayusin ang mga nasirang kawad. Sumunod si Sergi sa sundalo at nakita niya itong malubhana na sugatan. Tinanong niya ang mga namamatay na sundalo kung paano ito aayusin at ginawa niya ito sa sarili. Nabalik ang koneksyon at natawag pa ang mas maraming tropa. Ang 6 na taong gulang na si Sergi ay nakapagligtas ng buhay ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin ang komandante at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Nagsasalita na rin ang komandante ng kanyang pag-ibig kay Katya at nagtatanong sa kanya kung maaari siyang maging ina ni Sergi. Si Katya ay napakasaya. Pero bago pa man siya makapagsalita, may isang sundalong lumalapit sa kanila at nagbibigay ng sulat sa komandante na nagsasabing sila ay pinabalik na muli sa kanilang base. Kinabukasan, lahat ng sundalo ay umalis patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergi. Gayunpaman, sa kanilang daan, nakatagpo sila ng isang minefield na nagpaputok ng ilang kanilang mga sasakyan. Ang komandante ay nasaktan habang ang orderly ng grupo na malapit kay Sergi ay namatay sa pagsabog. Siya ay umiiyak at yumayakap sa komandante. Nagdadala sila ng mga nasugatan sa kanila at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong base. Pagdating nila sa kanilang bagong base, nakilala nila ang pinuno ng kanilang komandante, ang general. Naimpresahan din siya ng ambisyon ng bata at binabati ang komandante para sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Kinabukasan, pinarangalan ng kanilang udibisyon ng isang bandila ng mga bantay. Kasama na rin ang batang si Sergi. Siya ay nangako na ililigtas niya ang kanyang bayan kapag ibinigay sa kanya ng general ang kanyang badge. Isang gabi, inatake ng mga kalaban ng kanilang base at nahuli sa ilalim ng mga sirang gusali ang komandante.
Naiiyak si Sergi para sa kanyang ama at sinubukan niyang iligtas siya. Tumawag siya sa ibang mga sundalo na sa wakas ay nakapagligtas sa commander. Kinabukasan, lumapit si Sergi sa sugatan na commander na nakasugat ang kanyang mga kamay habang sinusubukang iligtas ang commander. Ang bata ay naging mahalagang bahagi na ng kupunan. Wala siyang pamilya maliban sa kanila at sumasama kung saan man sila pumunta sa digmaan. Natapos ang pelikula habang nakikitang lumilipat ang regiment sa ibang base. May boses sa likod na nagpapaliwanag na kahit sa Stalingrad na labanan ay sumali si Sergi at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Siya ay kilala ngayon bilang ang pinakabatang sundalo sa buong mundo at ang alamat ng kanyang kagitingan ay kumalat sa buong mundo. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. Mag-turn on ng notifications at mag-iwan ng like para tulungan ang channel. Salamat sa panonood!